Makulimlim at mahinang pag-ulan nararanasan sa Quezon at Karatig probinsya dahil sa epekto ng Bagyong Amang. Klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan suspendido na. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, patuloy pa rin nararamdaman yung ambon dito sa Lucena City pero pinapayagan ng bumiyahe yung mga ro-ro vessel dito sa Port of Lucena dahil wala naman na daw storm signal sa lugar. Basa ang kalsada dahil sa mahinang ulan sa bayan ng Rosario, Batangas kaninang umaga. Yan din ang sumalubong sa mga motorista sa San Juan, Batangas. Pagpasok ng Chaong, Quezon, ramdam pa ang ulang dala ni Tropical Depression Amang. Kahit light to moderate rains ang nararanasan, halos mag-zero visibility sa Sariaya. Makulimlim at maulap na kalangitan ang nararanasan sa Lucena City. Kahit nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang Kalakang, Quezon, tuloy lang sa pangingisda ang ilan sa ilog na yan na isa sa binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Baka sakali lang sir, kahit naulan, baka makahuli ng maganda-ganda, may pangulam na, kaya lang wala eh. Kakabakaba raw palagi si Mang Mario tuwing umuulan. Panay ang tanaw sa ilog dahil malapit lang ang bahay niya rito. Eh, kuminsan niya pagkagabi, pagkabiglang lalaki ang tubig, di na kami makalikas. Kami naakyat na lang sa itaas. Ayon sa PDRRMO, hindi bababa sa 100 ang na-report na stranded na pasahero sa mga pantalan sa Lucena, Riel at San Andres kaninang umaga. Base sa report ng Philippine Coast Guard ay dito sa lungsod ng Lucena yung patawid ng Marinduque. So 135 individuals yung nakalap natin kaninang umaga. At sa bahagi naman ng Riel, Quezon ay mga nasa 25 individuals. Yung para dun sa mga kababayan natin na patawid din ng Mimaropa na nadoon sa bayan ng San Andres, sila ay 32 individuals. At sila naman ay properly catered by Philippine Ports Authority. Suspendido na ang klase sa probinsya. Sa bayan ng Mulanay, Quezon, wala pang pinapayagang pumalaot sa dagat. Binabantayan sa Tagkawayan, Quezon ang mga ilog. Bawal din ang pangingisda. Kanina, mahaba ang pila ng mga sasakyan sa labas ng Port of Lucena dahil sa utos na suspensyon ng biyahe. Pagsapit ng hapon, pinayagan na rin ang biyahe ng mga ro-ro vessel. Wala na kasing storm signal na itinaas sa lungsod ng Lucena. Port of Lucena nga po ay meron na pong biyahe dahil magpapabiyahe na po tayo dahil wala na po, hindi na po tayo epektado ng signal number 1. Okay. Dapat wala rin signal yung ano, yung kabila, yung Marinduque. Kasi kung may signal doon, wala man dito, hindi sila makakalayag and vice versa. Handa ang Philippine Coast Guard Southern Quezon sa pagresponde sa mga nangangailangan ng tulong. Sa San Pablo City, Laguna, umaga pa lang ramdam na ang mahinang pag-ulan bunsod ng Bagyong Amang. Kasabay nito, nagsagawa ng preparedness measure ang City Disaster Risk Reduction Management Office para paghandaan ang Bagyong Amang. Nakantabay na rin ang CDRRMO sakaling may mangailangan ng tulong. Ivy, kinumpirma sa atin ng PDRRMO Quezon na wala silang naitalang evacuees sa buong lalawigan. Magkagayon man, abiso nila sa publiko na manatiling alerto sa magiging lagay ng panahon. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.